Okay guys, welcome to the other show. So nandito tayo ngayon sa Pasig Rainforest. Right now, i-review naman natin ngayon yung Zhiyun Crane M2 sa Canon M50 with 22mm lens. So stay tuned. Okay guys, i-unbox muna natin siya habang maliwanag pa. So kung i-compare natin dito sa 100 peso bill, medyo maliit lang talaga yung box niya. Dahil para lang naman siya sa mga maliliit ng camera and also GoPro and also for mobile phones. Okay? So pagka bukas natin ng box, yung case niya, may kasama na siyang case made out of styrofoam. So pagbukas natin ito, andito na yung gimbal. Isa-isayin natin yung mga laman. So charger. Ito yung strap. Tripod. Mount for mobile phone. Plate para sa camera. So dito nyo ilalagay yung camera nyo kapag ka mirrorless. And pagka yung mga maliliit naman, and also GoPro dito naman sa side na to. Okay? And then the gimbal itself. So kung mapapansin nyo, itong gimbal na to medyo maliit lang talaga siya kumpara sa mga dati kong nagamit, like DJI Osmo Mobile 2 and also sa mga ibang gimbal na tinignan ko, like DJI Ronin SE. So ito saktong-sakto lang talaga to sa mga mga mirrorless camera. So ito, subukan natin mamaya dito sa park. Try natin gumawa ng mga B-rolls. And then, but for now, i-balance muna natin siya. Okay guys, ang gagamitin nga pala natin camera dito is yung Canon M50 with 22mm lens. So, ito yung ilalagay natin sa gimbal. Right now, I'm using a GoPro to shot this video. So, ilalagay natin ngayon yung camera dito sa gimbal and then, i-balance natin siya later on. But for now, kailangan muna nating ikabit tong plate. So ayan. So, paglalagay ng plate na to, ilalagay muna natin siya dito sa side na to and then ilalagay natin tong screw. Ayan. So ayan, nakalagay na siya. Ipitan lang natin siya ng konti pero huwag masyadong mahigpit kasi i-adjust pa natin siya pag nilagay natin siya sa gimbal. Okay? So by default, itong gimbal na to, meron siyang mga locking mechanism. So usually, yung mga natural na gimbal natin, yung mga sinaunang gimbal is gumagalaw-galaw. So doon tayo medyo nahihirapan sa pag-carry ng gimbal. So when it comes to convenience, ito yung reason why kaya pinili ko itong Zhiyun Crane M2. So right now, i-unlock muna natin yung mga arms niya, yung mga swivels. Okay, so first, ito. Itong part na to, so mapapansin nyo. Okay yan, so ito yung mga swivel niya. So if you notice, naka-unlock na siya. Ito kasing gimbal na to, is nagamit ko na to. Kung mapapansin nyo, yung mga marking dito na pwede nyong tandaan kung saan kayo tumigil para kapag ilalock nyo, madali kayong bumalik nyo sa mga dati na settings nyo. So okay, pag ilalock natin to, isasagad lang natin siya dito. And then, itong merong railings dito, bababa lang natin. So kung mapapansin nyo, hindi na siya gagalaw. And then, sisikipan lang natin siya sa side na to. Okay? And then, make sure, free lang umiikot yan. I-switch mo lang dito siya sa lock. And then, yan, mag-snap lang siya. Yan, nakalock na siya. So pwede mo na siyang ilagay nyo sa mga bag. So easy-easy na lang. Okay, so ilagay na natin yung camera ngayon dito sa gimbal. Gagawin natin, i-snap mo lang to dito.
So pagka-stop ng camera, so kung mapapansin nyo, medyo naka-alay na siya dito sa part na to. So kung mas hindi na siya gumagalaw-galaw kasi nakalock pa siya. And then, tatry na natin siya i-balance ngayon. Okay, sa pagbabalance ng gimbal, we just need to make sure that we have an even surface. But right now, medyo tatansyahin ko muna ngayon kasi mabato dito sa lugar na to. Okay yan, nakabalance na siya. So for me, I find it easy lang talaga yung pagbalance nito just to make sure lang na pantay siya and also hindi siya gumagalaw kapag ka binitawan nyo. Okay? Make sure lang na wala kang lens ka para hindi siya mag-iba yung balance kapag ka tinanggal mo na siya. Okay? So, bakit ba itong Zhiyun Crane M2 yung napili kong gimbal? Bukod sa mura lang siya, it cost around 10,980. Shoutout nga pala kaya Gorilla Pro sa Lazada. So yun, walang kahasil-hasil. This gimbal can handle max payload of 760 grams. Ito ng gimbal na to, 500 grams na siya. So itong camera na to weighs in 387 grams with battery and SD card, a 22mm lens, 105 grams, nagwe-weigh lang to ng mga less than 400 grams. So meron pa tayong around 300 grams na pwede nating ilagay. Ito kapag nilagyan mo na siya ng mga microphone, it's not recommended because gumagalaw siya. So nag-iiba yung weight distribution niya. So ako, bala ko rin siyang lagyan ng microphone dito. If you notice, meron siyang slot dito sa part na to. Itong 1/4 through na to, pwede natin ilagay dito yung microphone. I just need to buy an adapter. And testingin na natin siya ngayon. Saan na natin? Saan muna natin yung camera? So ako, pagka tinoon ko kasi yung gimbal, usually nahawakan ko muna siya. And so dito sa power button. So slide yung power niya. Okay guys, by default, pag binuksan natin tong gimbal, naka-PF mode siya. So ang ibig sabihin ng PF mode is pagka ginanon mo siya, susunod siya sa galaw mo, hindi siya mag-shake. Pwede mo siyang galaw-galawin na ganyan. Okay? Ka nawala ka sa orientation, pwede mo siyang i-double click para bumalik siya sa dati. Ang kinaganda pala dito sa gimbal na to, meron siyang vortex mode. So later on, sa mga susunod na mga footage natin, isasample ko yung iba't ibang modes nitong gimbal na to. So stay tuned. Okay guys, andito naman tayo ngayon sa Meralco Park. Ngayon, shot tayo ng mga b-roll dito sa area na to. If you notice, medyo low light situation to. So stay tuned. Why did I skip the kit lens when I bought the Canon N50? So first, bali ang kinonsider ko kasi bibili talaga ako ng gimbal na to. So itong gimbal na kasi na to is fit na fit siya para sa mga maliliit na lens. Ang problema ko lang dito is mahirap siyang gamitin pang selfie or especially kapag kayong run and gun, pag kayong magbablog ka. So most of my shots, especially pag wide, GoPro pa rin yung ginagamit ko. So hopefully magamit ko rin to na pang run and gun na vlog, but for now ang pinaka primary ko pa rin is GoPro. So ito, sinashot ko tong ngayon na using tripod para at least nakikita ko yung sarili ko dito sa screen. So kung mapapansin nyo guys, medyo low light situation. Ito talaga yung gusto kong ipakit-intent ko dito sa video na to. Low light situation, b-rolls using the gimbals, and also ma-showcase yung Meralco, Liwanag Park. Okay? So, yun. Dalawang park yung pinunta natin. First, Rainforest. And second, Meralco, Liwanag Park dito sa Pasig. Okay, tapusin na muna natin tong vlog na to dito. So, dati na nakasubscribe sa channel ko, make sure to click the like button. So,
salamat ulit sa panonood. And also doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel so updated kayo sa mga susunod kong gagawin na video. Okay? So kung meron kayo mga questions dito sa Zhiyun Crane M2, so feel free to drop your comments here in the comment section below. Yeah, tatry ko sagutin lahat ng mga tanong nyo. Okay? So shoutout nga pala sa Cyrus Graphics, sa sponsor natin para sa decals and mga shirt. Okay? Thanks! Bye-bye! Merry Christmas!